Yan, nanimbag nga Loco Kapsat. At ito na ngayon yung laruan natin. Ayan yung bolt action. So, pinalitan na natin yung kanyang scope. So, yung isang scope kasi ay hindi sa atin yon. So, ngayon ito, yung dati na scope natin, yung maliit. Yung, ayan, 2.5 to 10. Yung kanyang magnification, yan, up to 10 times. Then, yung kanyang diameter ay 40 mm. Then, ito, dinagdagan lang natin ng PVC na extension para magmukha siyang malaki. Kasi hanggang dito lang yan. So, naglagay tayo ng kanyang extension. Ayan. Then, flashlight. So, naglagay na rin tayo. So, adjustable naman to, yung flashlight natin. Ayan. Then, naglagay na rin natin ng ayan, carbon fiber yung ating chamber, so mas malinis tignan. Ayan. Then pinaka last na pinalitan natin ay yung kanyang ito. Ayan. Yung kanyang muzzle brake. So, hindi na silencer yung ilagay natin. So, ito ay removable. Ayan. Dahil threaded naman siya. So, ang ginamit natin dito ay male and female adapter na pang 1/2. Ayan. So, ito yung muzzle brake natin. Ayan, para kapag gagamitin natin pantiksay ito, so pwede lang natin tanggalin para walang sagabal. So ngayon, susubukan natin yung kanyang penetration kung kano ba kalakas at kung pwede pa siya gamitin pantiksay. So maglalagay tayo ng target doon pa rin sa may karton na yun, 15 meters ang layo. So, maglalagay tayo ng target natin para makita natin kung okay din ba yung lakas ng ganitong kaliit na chamber. So, yung ginamit pala natin na chamber ay ayan, 12 inches na 1/1/2 na PVC. So, 2 divider lang din siya. Then, testingin natin. Ayan, so, unang susubukan natin ay ito. Yung spray paint. Wala nang laman. So, ito makapal. Ayan, halos din natin mayupi. Ayan. So, alam naman natin makapal yung mga ganitong klase ng lata. So, subukan natin. Lagay natin doon, 15 meters. Tignan natin kung tatagos magkabilaan. So, first shot natin. So, subukan natin kung kaya niyang tagusin yung ayan, lata ng spray paint. Ayan, may laman. May laman po siyang konti, so tumalsik. Ayan. So ito yung tinamaan natin, medyo mababa. Okay, so tignan natin sa bandang likod. So ito may umbok lang ng konti, pero ayan, meron siyang parang opening. So subukan natin ulit. So dito banda, sa itaas. Okay, so ito yung tinamaan natin.
tumagos naman siya. Ayan. So tumagos. Ayan. Tumagos. Ayan. At napunta siya sa dito, sa may kahoy. Ayan. Ito yung bala. So kahit papaano malakas pa rin yung ganong kaliit na chamber. So siguro pwede pantiksa yun. Gawin lang natin ng mas magaan na dart. Kaya mas maiksi na dart para hindi ganong mabigat. Ayan, so nasagyan na natin na paniksay. So tinanggal natin yung kanyang ayan, muzzle brake. Then so ayan siya. Nasa loob. Ayan, so kitang-kita naman yung kanyang barrel. Ayan. So yung haba pala ng dart natin ay 3 inches lang. So ngayon subukan natin. Same distance, 15 meters tayo dun sa may kahoy. Then tignan natin kung gaano kalalim yung dart natin kapag ka bumaon dun sa kahoy. So ito yung dart natin. Ayan. So 3 inches lang siya. Napakaliit. At tumagos. So ito yung ayan, kanyang dulo. So tanggalin natin. Yun. So maliit lang naman yung nilagay natin na stabilizer sa ayan, sa kanyang harap. So ayan, napakaiksi lang. So maganda naman yung accuracy. Sa elevation lang tayo mag-adjust. So pagdating sa kanyang windage, ayan, sa horizontal, so okay na. So dito lang sa elevation, mas mababa lang ng konti. So pag-aralan na lang natin ano, kung paano yung adjustment natin dun sa scope pag gagamitan natin ng ayan, paniksay.